Hello, Aldab Nation! At sa lahat po ng mga fans ni Menggay at Tisoy. May napakaganda po tayong update sa dalawa, mga Aldab, na siguradong kikiligin po kayo, mga Aldab. May pakilig po tayo mamaya-maya lang. Pero bago po tayo magsimula, mag-react po muna tayo sa mga comment na natanggap po natin, mga Aldab. Gustong-gusto ko naman po yung ginagawa nyo. Unang-una, mga ka-Aldab, ang pagpunta po dyan ni Tisoy sa event na kung tutusin mo, mga ka-Aldab, puro ABS-CBN yan, mga ka-Aldab. Hindi ko sigurado, pero pagkakaalam ko hindi po, wala pong GMA network o GMA Kapuso reporter na nakita ko o na napanood ko dyan po, mga Aldab. Medyo siguro hindi, kumbaga hindi lang siguro siya na-interview kasi dapat po talaga mag-i-interview dyan ay hindi po si Rhea Ataide kundi ang GMA kasi talent po kasi yan ng GMA network. Ang ibig kong sabihin po, mga Aldab, pupunta ang punto ko po. Oo nga po, host po talaga dyan si Rhea Ataide. Pero ang dapat po mag-i-interview kay Tisoy ay ang GMA Network. Kasi may unang-una po, artista po siya ng GMA, hindi po ng ABS-CBN. Ang makukuha pong award niya ay pagmamalaki kay Tisoy na iaangat po ng GMA. Kasi nga po, may teleserye siyang The Gift. Yun po yung punto ko doon. Although na may interview sila, kumbaga parang kahiyahiya naman po kasi, mga Aldab, pagkatapos mong sirain at kumbaga kung ano-ano ipagsasabi mo tungkol kay Menggay, syempre damay na rin si Tisoy sa masasakit na pananalita mo, nagawa mo pang humarap at kausapin si Tisoy, mga Aldab. Yun na lang po pwede po siyang umiwas kung gugustuhin niya kasi kahit hindi naman niya interviewin yun, hindi naman siguro, payag naman po siguro ang management dahil nga po hindi naman nila talagang artista si Alden Richards. Pero sa punto na yan ang reporter na po ang magdidesisyon yan kung gusto niya po bang interviewin o hindi, mga Aldab. Kasi pwede naman niya sabihin na dinedma niya na lang dahil nga po hindi naman nila yan artista, kumbaga pagka in-interview, ang popular po ay pupunta sa GMA Network. Di po ba, mga Aldab? Parang pinromote mo na rin ang The Gift dahil sa ginawa nila, mga Aldab. Pero speaking of that, dahil nga po may nakuha akong video ngayon na mainit-init pa, mukha po talagang bago natin pag-usapan yung topic kay Menggay at Tisoy sa ABS-CBN, panoorin po muna natin tong video, talaga pong napakaganda. Mga Aldab, kaya ko po pinakita yan. Parang ang pagkakaalam ko lang po, i-correct nyo rin po ako kumbaga. Ang pagkakaalam ko po daw sa pagkapanalo niya ni Tisoy, yan po ay sa Hello Love Goodbye. Pero bakit ganun, mga Aldab? Imagine you and me, yung background. Tapos ang kanta boses pa po ni Menggay. I-correct nga na lang po ako, mga Aldab, kung may pagkakamali tayo. Pero ang sa akin lang po ay parang nagpapahiwatig po kasi ito na talagang gusto na yatang kunin talaga ng ABS-CBN sila Menggay at si Tisoy. Sabi nga ni Josephine na may nabasa po raw siyang article sa vlogs na ayaw nga pong pumirma. Hindi nga puro pipirma si Tisoy at si Menggay. Sabi ko, mga Aldab, hindi pa po okay lang, talagang ganyan po ang sasabihin dahil nga po hindi pa po tapos ang kontrata ni Tisoy, kumbaga sa 2020 pa po. Pero hindi ko sinasabing lilipat, ha,
baka sabihin niya naman inuunahan ko. May kumbaga hindi po natin alam kung ano po ang takbo ng dalawa, kumbaga yung kung magbago pa po ba kaya ang isip nila. Hindi po ba mga kalab? Kasi may pagbabago pa po yan. Malay po natin. Hindi po kasi natin hawak ang kalooban ng dalawa. Lalo na ang APT management ay nagkipag-collaborate na po sa ABS-CBN. Although, malay nyo, biglang magbago isip ni Mengay at ni Tisoy. At gusto nilang magkasama uli sa isang teleserye na ABS-CBN lang po ang makapagbibigay po sa kanila ng ganong project. At apat na pelikula. Yun lang po mga kaaldab, ang gusto kong mangyari. Talaga pong hindi po sinasabing yun na po. Pero malay po natin, di po ba? Sabi ko nga po may konting pagbabago pa. May pagbabago pa po sa magaganap na yung mga kaaldab. Kaya nga po, may mga issue na naglalabasan. Sabi ko nga mga kaaldab, hindi pa po yan tapos. Well, mga kaaldab, punta na po tayo sa ating pinaka-main topic. Nakikita nyo po ba yung picture? Ayon po sa ating Aldab Soko, nagkaroon po raw na ano po ba yan? Nakaka-anong sabihin mga kaaldab? Nagkaroon po raw ng kagatan segment mga kaaldab. At si Tisoy at si Mengay po raw ay nagkaroon ng kumbagay tama sa leeg. Ng, parang nagkaroon daw ng sabungan ang dalawa. Na harutan daw mga kaaldab. At ito po ang kinalabasan ng kanilang paglalambingan. Oops, issue. Pero kayo na po bahala magsoko mga kaaldab. Ang sinasabi ko lang po ay ang sinasabi ng mga aldab soko na may naganap po daw talaga na sabungan sa dalawa. Ito po yung issue na talagang gustong gusto po natin makita mga kaaldab. Yung tignan nyo po yung leg mga kaaldab. Talagang same po yan ha. Parehas po yung araw na yan. Kumbaga, yung picture po ni Mengay, bago lang po yan. Baka sabihin nyo na naman po, edited. Pero ito pa po yung picture na talagang makikita nyo. Ito po ang tunay na real couple mga kaaldab. Ito po yung mga pictures na hindi edited. Diba? Kapansin-pansin nyo, yung po yung real na nagpunta po sila, Tisoy at Mengay sa Italy. Mga kaaldab, alam nyo na po yun, di po ba? Pero binabalik ko po yung mga talagang nakakatuwang eksena na hindi siya edited. Kumbaga. Tsaka itong mga sinasabi natin, talagang may ebidensya po tayo. Proof po yan mga kaaldab. Pansinin nyo na lang yung po yung leeg ni Mengay at leeg ni Tisoy. Kumbaga. Halata mong... Ay, nakakatawa mga kaaldab. Ano na naman po ba ang sasabihin sa akin ng aking mababait na kaibigan? Mr. Paasa, tigilan mo na. At nagpapaasa ka na naman, wala nang aldab, mahili ka talaga magpaasa. Sabi ko nga po, nasa inyo na po yan kung maniniwala po kayo o hindi. Hindi po ba? Kasi mga alam ko, pilit kong sasabihin mga tatalino naman po ay mga followers ko. Alam nyo, at alam din naman po ng ibang Aldab Nation ang tunay na nagaganap kina Mengay at Tisoy. Kaya nga po yung mga kampante lang po talagang hindi bumibitiw. Ang mga kurimaus at ang mga basher at ang mga bitter at ang may mga hidden desire kay Tisoy, yan lang naman po talaga yung kuda ng kuda. Hanggat na talagang ayaw magtigil kumbaga mga kaaldab. Hanggat meron silang nakikitang mali sa dalawa, pinopost at pinopost po nila. Sila-sila rin po ang nag-comment mga kaaldab. Kaya sa mga nagsasabi po na kung hindi na raw nagkikita si Tisoy at si Mengay, ito po ang ebidensya ko. Kayo na po bahala kung ano sa tingin nyo
ang tama. Hanggang dito na lang po yung update natin sa dalawa. Kaya sabi ko nga mga kalab, comment po kayo sa baba para nalalaman ko ang reaksyon ninyo at nakikipagkwentuhan po tayo sa mga followers ko. Kumbaga masarap po kasi tayo naman magkwentuhan. Kumbaga yung iba naman kasing ina-update ko sa mga aldabso ko, medyo nagsasawa na rin kaming palitan ng mga comment. Kumbaga kayo naman po para bago, hindi po ba? Hanggang sa muli, thank you for your watching.